Hey, what's up mga kabagis? This is Jubilito TV Official at eto na naman po ang isang edisyon ng ating reaction video. Isa pong mapagpalang umaga at tanghali gabi sa inyong lahat mga kalingap at kabagis, at kung saan parte man po kayo ng mundo na naroroon ngayon ay naway patnubayan po sana kayo na lumikha ng maayos na pangatawan at lagi pong ligtas sa araw-araw. Mega love shoutout po sa ating lahat mga kalingap at kabagis. Kumusta na po ang inyong araw sa Pilipinas? Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kalingap at kabagis. Naway ang araw po ninyo ngayon ay maging masaya sa maghapon. At naway gaya nga po ng sinabi ko, patnubayan at ang blessing po ng ating Panginoon ay lagi pong sumainyo. At ngayon mga kalingap at kabagis, for today's reaction video, ang gagawin ko po ng reaction video ngayong araw na ito ay isa sa most inspiring na natulungan po ni Kalinga Prab. Bakit ko po nasabing most inspiring po? Kasi po mga Kalinga at kabagis, ang kapansanan po minsan ng isang individual ay nagiging hadlang para po maging produktibo po ang isang tao. Na kung minsan mga kalingap at kabagis ay yung mga taong may kapansanan ay napanghihinaan na po ng loob dahil nga po sa kanilang kondisyon. At minsan yung kapansanang pang ito ang nagdadala po sa kanila sa depression hanggang mauwi na po sa pagtikil or pagkalas po ng kanilang buhay. Marami pong instances yan mga kalingap at kabagis, no? Na kung saan ay masyado po nilang iniisip yung nangyari sa kanila at eventually hindi na po sila nagiging productive. Pero po sa tinulungan ni Kalinga Prab na individual or sabihin na nating mag-ama, ay na-inspire po si Jubilito TV Official. Dahil nga po sa kabila po ng kapansanan ng taong ito, ay pinili niya pong harapin ang hamon ng buhay kasama po ang kanyang anak. Ang tinutukoy ko po mga kalingap at kabagis ay ito nga pong na-feature ni Kalinga Prab sa kanyang channel na si Tatay Willie at ang kanya pong anak na si Lawrence. Na kung saan po mga kalingap at kabagis ay ito pong si Tatay Willie ay bulag. At dahil nga po sa kanyang kondisyon ay sabihin na nating naging maramot po ang pagkakataon sa kanya. Dahil unang-una po sa lahat, hindi lamang po yung kapansanan niya ang sinapit niya po. Bagkos ay nawalan din po siya ng asawa. Namatay po ang kanyang asawa, ngunit nag-iwan naman po ng alaala na kung saan ito nga pong si Lawrence na naging kanilang anak. Naging challenging po ang buhay ni Tatay Willie nung siya po ay nabulag dahil hindi naman po ito inborn. Sabi nga po niya, nangyari lamang po ito last 3 years, ika nga. At mabuti na lamang po mga kalingap at kabagis ay nandyan po ang kanyang anak na si Lawrence na gumagabay po sa kanya. Dahil po sa kabila ng kapansanan ni Tatay Willie or si Tatay Will ay nakapaghanap pa rin po siya ng paraan upang mairaos po nila ang kanilang kabuhayan sa araw-araw. At dito po na-inspire si Kalinga Prab mga kalingap at kabagis. Dahil nga po itong si Lawrence ang ginamit ni Tatay Willie na kanyang mga mata upang harapin ang hamon ng buhay. At dito nga po sa pagpasyal muli ni Kalinga Prab dito po sa mag-amang ito, ay nagkaroon po sila ng chance para makita po yung aktual na ginagawa po ng mag-ama upang makasurvive po sa araw-araw. Na kung saan tinahak po nila yung lugar na kanilang pinagtatrabahuhan, yung lugar na kung saan po sila gumagawa ng uling na halos inabot po ng mahigit isang oras yung paglalakad nila para marating lamang po yung lugar. Just imagine mga kalingap at kabagis, no? At an early age ni Lawrence, 6 taong gulang, ay kailangan niya na pong harapin yung mga pagsubok na ito. Na i-guide po ang kanyang ama
papunta po sa kanilang lugar na pagtatrabahuhan upang sa kahit papaanong paraan po ay makagawa po sila ng uling na pwede po nilang ilako at magamit pong pang-survive sa araw-araw. Just imagine mga Kalingap at Kabagis, 6 na taong gulang si Lawrence. Dapat po sa ganung edad, ang pinapriority niya po ay yung kanyang pag-aaral, ini-enjoy po yung kamusmusan, nakikipaglaro sa mga kanyang kaibigan. Pero lahat po yun mga Kalingap at Kabagis ay nawala. Dahil nga po sa trahedya na sinapit po ng kanilang buhay. Biruin mo po, aalis sila ng maaga sa kanilang bahay, uuwi hapon na. So paano naman po makakapag-aral yung ganyang bata, mga Kalingap at Kabagis? Dahil kailangan na kailangan po siya ng kanyang ama upang maging magsilbing matanga, ika nga. Pero sa kahit ganung istorya po na nangyari sa kanilang buhay, kung titignan mo po si Lawrence ay hindi niya po dama ang hirap na nararamdaman po ng kanilang pamilya. Ang importante lamang po sa bata ay ma-guide niya po ang kanyang ama, matulungan. At sa kahit papaanong paraan po na sabihin na nating napakaliit na paraan na isinishare po ni Lawrence sa kanyang ama, ay napakalaki po itong impact sa kanilang buhay. Kaya nga po mga Kalingap at Kabagis, no, ito po yung nakaka-inspire na istorya ng buhay. Dahil nga po sa kabila ng kapansanan ay nairaraos po nila ang kanilang maghapon ng hindi humihingi kahit kanino. Bagkus gumagawa po sila ng paraan para po maging productive member po sila ng society kahit meron po silang disability. Ang nakakalungkot lang po dito mga Kalingap at Kabagis ay kailangan po mag-sacrifice ni Lawrence para po sa kanilang mag-ama. Nawala po ang kamusmusan ni Lawrence at an early age dahil nga po sa pagkakataong nangyari po sa kanilang buhay. At mabuti na lamang po mga Kalingap at Kabagis, gaya nga po ng nasabi ni Kalingap Rab, nagpapasalamat siya kay Bobby TV 143 dahil isa po siya sa naka-discover, ika nga, dito po sa mag-amang ito. And God is good mga Kalingap at Kabagis, dahil nga po syempre kagaya nga po ng sinabi ni Kalingap Rab, instrumento lamang po ang programa ng Kalingap, ang mag-amang matubang sa blessing na ibinibigay po ng Panginoon. Yung mga individual na nakakaramdam na po ng kawalan sa kanilang buhay dahil nga po sa kahirapan at kapansanan, ay mabuti na lamang po mga Kalingap at Kabagis, meron pong Team Kalingap na handang tumulong po, na wala pong hinihinging kapalit mga Kalingap at Kabagis. Despite of negativity na ibinibigay po ng mga ibang viewers, iba po kasi yung interpretasyon nila mga Kalingap at Kabagis sa programa po ng Kalingap. Pero nagpapasalamat pa rin po kami in behalf of Team Kalingap, Karepa, Unicap, dahil nandyan po yung mga solid supporter ng Team Kalingap na talagang sa kahit papaanong paraan po, kahit meron pong nambabash, ay nandyan pa rin po kayo sa likod ng programa ng Kalingap na handa pong tangkilikin at sabihin na nating ipagpatuloy po ang nasimulan ng mag-amang matubang. Comment down below mga Kalingap at Kabagis kung ano pong inyong masasabi or masisay, ika nga, dito nga po sa very inspiring story nga po ni Tatay Willie at ng kanyang anak na si Lawrence. At ayun na mga Kalingap at Kabagis, muli maraming salamat dahil hanggang sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito. Kaya nasamahan niyo po si Jubilito TV Official. At muli po, nagpapaalala po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, United Kalingap Partners, Unicap, kasama na po si Bobby TV 143 dyan mga Kalingap at Kabagis. Pakisuportahan at isubscribe po ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, naglalambing din po ang inyong host. Baka naman po, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official,
ay pakit naman po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated pa po kayo sa mga darating nating reaction videos. Once again, this is Jubilito TV Official, member of Team COS. As I always say, mga Kalingap and Kabagis, peace. God bless po. Bye-bye.